former NBA player De La Vedova, nakatikim ng pisikalang laro sa NBL laban ng Melbourne at Phoenix muntik nang magkagulo. Kayanin kayani kayang ganitong eksena sa NBL ng Australia? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Update muna tayo para sa kupunan ng ating pambato sa NBL ng Australia na Adelaide 36ers. Sa ngayon ay may 2-2 win-loss record ang Adelaide sa 2022 NBL season. Natalo sila sa kupunan ng Wildcats at Hawks sa kanilang first at second game, ngunit panalo naman ang kanilang nakuha sa kanilang two last games kontra Jacks Jumpers at New Zealand Breakers. Sa ngayon ay hawak ng Sixers ang panglimang pwesto sa overall standing kasama ang Brisbane Bullets. Kahapon sa naging laban ng Melbourne United, nakupunan ng former NBA player na si Matthew De La Vedova kontra sa Southeast Melbourne Phoenix ni Jochi, ay pinakita sa ating mga Pinoy fans ang taas ng level of physicality sa laro sa NBL na pupwedeng harapin ng ating pambato one of these days. Naging dikit ang score sa first at second quarter ng game, magandang ipinakitang opensa ng magkabilang kampo. Si Jochi ay pinakita dito ang NBA experience niya, especially sa ilalim. Ngunit pagdating ng third frame ay dito na umarangkada ang United sa opensa. Dahilan para makontrol nila ang game, ngunit pagtungtong ng fourth at last quarter ay biglang lumamig sa opensa ang United na sinamantala naman ng Phoenix. Malaking factor ito upang tuluyang mapasakamay ng Phoenix ang panalo sa game na ito. At sa game nga na ito ay tila ipinakita sa ating mga Filipino fans kung ano ang matinding pisikalan ng kakaharapin ng ating pambato na si Kai Soto sa NBL. Sa third quarter ng laro, mahigit 2 minutes, ay pinosterized dunk nga ni Mitch Creek ang kapwa nito former NBA player na si De La Vedova. Bagsak ang inabot ni Matt sa nakabuelong slam dunk na ito ni Creek. At ang matindi pa dito ay nangasam pa ni Creek si Matt. Ngunit hindi yata nagustuhan ito ng ni Matt na si Mason, kung kaya't binanggat bumagsak din si Creek. Dito na muntik magpang-abot ang dalawang kupunan at mauwi sa gulo kagaya na nangyari sa alam nyo na. At ang agad nga na naging komento ng mga Filipino fans ay kayaning kaya ng ating pambato na si Kai Soto ang level of physicality sa NBL na tulad nito? Sobrang unpredictable kasi ng physicalan sa NBL, lalo na at may experience na tayo sa mga Australian players. Kaya't kung makasurvive si Kai sa ganitong klase ng physicality, ay I'm sure na malaki ang may tutulong nito sa kanyang progreso bilang isang malalaro at posible na magbigay sa kanya ng karampatang paghahanda para makapasok sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA.